Inaasahang maisasampa na ng Department of Justice, DOJ, at Office of the Solicitor General, OSG, ang environmental case laban sa China dahil sa mga itinambak na sirasirang bahura sa Sabina o Escoda Shoal. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Attorney Mico Clavano, na matatapos na nila ang inihahandang reklamo at ang mga attachments na magsisilbing mga ebidensya. Matatanda ang kamakailan ay nadiskubre ang pagtatambak ng China ng mga wasak na corals malapit sa Escoda Shoal. Bukod pa ito sa naunang ginawang pagtambak ng mga sirang coral sa Sandy Cays 1, 2, at 3 para lumikha ng low tide features na ayon sa mga eksperto, ay ginawa para hindi mapakinabangan ng mga mangingisda. Hinala ng Philippine Coast Guard, ang bagong pagtatambak na ito ay panimula na naman ng posibleng pagtatayo ng istruktura ng China sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. Provincial pala nitong si Chis Escudero. Ha? At di umano ay meron siyang mga inaamin na siyang superhuman feats. Ano ba sabi mo rito? Parang siya ang super senator. Oh, yeah. Who can just use his magic wand. Magic wand. At he mesmerized the other senators to join his fold. Wow, how fantastic this Escudero senator is. Pakita natin yung mga pinagdadaldal nitong taong ito. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senator Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipinisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng leader ng Senado. Ang pagpapalit, Senate President is always arrived at through a gentlemanly handout. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganun-ganun. Mula lang ganun, para hindi naman seamless, pero at least mapayapa at hindi magulo. Nakumbinsi ka agad. Bilis ha? 15 senador. Wow, Superman. Pero kung tingnan natin po, kung sino ang behind at kanyang conduit sa Malacañang para hikayatin ang mga kasama ng mga senador na pumirma para suportahan siya. Eh klarong-klaro na hindi siya ang may kagagawan sa mga kanyang kasama na sumanib sa kanya. Ito, tingnan natin itong isang video na nagyayabang sila. Pero sino yung nasa likod sa kanya? Sino yung gumagalaw para sa kanyang pagkasenador? Walang iba kundi ito. Hindi itong PLLO, Presidential Legislative Liaison Office. At ito yung tauhan ni Mr. Mendoza na head ng PLLO na siyang kaanib ni Escudero sa partido United NPC ha? Si Dong Mendoza ang gumagalaw diyan at kumbinsihin yung mga senador na utos ni Marcos na kiusap na si Escudero ang gagawing Senate President. Ito, at yan, yung nasa likod ay ang operative ni Mr. Mendoza na si Bernie Sayo na matagal ng operative ng Congress. Yun ang naglalakad para itong Escudero na ito ay magiging Senate President. Hindi ikaw, Escudero, ang siguro. Anong opisina ito, Secretary? Presidential Legislative Liaison Office. Oh, PLLO. Hindi ako maluloko dahil I've been there. I was once upon a time doing work for PLLO
And the PLLO is really the conducive between Malacañang and the senators on the one hand and the congressmen on the other hand. So yun ang utusan ng Malacañang para hihikayatin ang mga congressmen, sasabihin kung may mga batas na kailangan ipapasa ang Malacañang, sasabihin ng PLLO, sir, itulak po natin to priority bill ni presidente ito. Doon sa Senate naman, isa-isahin kausapin ang mga senator, sir, ito po ang priority ni presidente na maipasa po itong batas na ito. Cool. But in this particular case, sasabihin ni Mendoza, sir, utos ni presidente, makiusap sana. Suportahan natin si Escudero. Mayroon naman tayong ayusan dyan eh. Suportahan natin si Escudero na maging Senate President. Yun ang totoo. Hindi yung ikaw ang naglalakad. Sino bang susunod sa iyo, Escudero? Eh, yung mga senador, hindi yan gagalaw. They are leaders in their own right. And they report to none except to themselves. So, don't fool the people. Tama na yung nandyan ka. Huwag na lang nating ipayabang pa na ikaw ay may kagagawa nito lahat. Klarong-klaro ang Malacañang ang nagdidikta sa pagka-Senate President mo. Period. Okay? Tsaka hindi totoo na bigla-biglaan lang yan. Oh, 4 days? 3 days? Tsaka, or 2 days na nakukumbinsi mo? Pagkatanggal ni Subiri, andyan na kagad si Puso. Yung Puso. At, sabi pa nga ni Subiri, yung mga senador, kausap pa niya. So, paano naging magic na nag-jump ship ka agad sa'yo? Ano magic yung ginamit? Siyempre, yung magic ng pera na offer ng Malacañang in terms of additional budget for infrastructure. May envelopes dyan. Envelopes. Oh, additional envelopes according to paring ano. Di umano, hindi natin alam. Hindi ko alam ang laman ng envelope. Ganun ang ano dyan. Ganun ang ikangay kalakalan dyan sa ano. Oh, ito naman, ang isang kanyang denial kingdom. Kanyang kapartner in crime. Oh, ito. Would you respect by figure of speech his kapartner si Jammer ba o si Katz ba o si Jammer? Katz and Jammer, kids. Oh, sino ba si Katz ba ito o si Jammer? Pareho ko, ito si Jammer. Salating ng Jajam. Okay. Oh, pakinggan natin itong kanyang partner. It did not come as a surprise to me because when we counted the numbers, Senator Boto de Rosa was already included there in our numbers. I have been a witness to several change of leadership in the Senate, being a three-time senator. No? You know, this happened so fast. Mm-hmm. Actually, it was Senator Escudero who phoned me last week and discussed a lot of things, no? And of course he intimated to me that he was interested in the Senate presidency. Eh, klaro-klaro, yung sinasabi ko nga na nung hearing na yon ay moro-moro na lang yan dahil si Bato de la Rosa ay doon na sumusunod kay Escudero kasi in the bag na. At ito ay inamin ni Jinggoy. Nilaglag niya si Bato na Monday pa daw, in-debug na daw si Bato. O, tapos, si Bato has to make a big lie, paiyak-iyak, nung hapon na pinagsalamatan siya ni Mick Subiri that, I'm so elated with Bato who stuck with me. So it was an empty praise for Bato because the truth is Bato was already jump ship to Escudero doon pa lang sa hearing na ginanap nung umaga. Kaya
Sabi ko nga doon sa interview ko sa SMNI, Bato's action was the biggest betrayal. This should enter the Guinness Book of Record, ha? Paring Adok. Mm-hmm. Ha? Kasi paiyak-iyak pa, pero mayroon, di ba mayroon ganun sa Biblia? historic betrayal of one of the disciples of Jesus Christ, ha? Nabulag yung mata dahil sa kasinungalingan. Walang tandang dito na walang rooster na nag-crow. Oh. Ha? Kasi inihaw. Sila nagkukro. Naihaw na yung rooster. Out of guilt. Ha? So, naguhugas konsyensya. Mr. St. Peter, alias, tama pare. Oh. St. Peter nga talaga ito. Kasi, St. Peter, the rock. Oo. Ano ba yung rock? Bato. Oo. bagay na bagay sa Bible ito si Senator Bato eh. St. Peter de la Rosa. St. Peter de la Rosa. The Rock. St. Peter de la Rosa. The Rock. Bato. The Rock Bato. Na naging buhangin. Naging buhangin. My God. Ay, kaibigan ko to. Pero ano magagawa? Ay. Tapos, the first order of the day is to post the charter change na naudlot dahil hindi ginagalaw ni Subiri. Oh. Yung timetable na sinulat ng House ay naudlot sa Senado because Subiri is not a pushover. Pero ngayon, ito. May version si... Si Senator Binay. Si Nancy. Medyo kinakanti niya ngayon itong bagong President. Disciple ng Malacanang sa Senado. Ha? Oh, by the name of Escudero. Ito, pakinggan natin si Ginang Nancy Binay. Noong sabi ng Chacha, mukhang malabo na siya eh, kasi si SPC, so hindi pa siya SP, siya yung bulong ng bulong dun sa mga kasamahan namin na hindi okay yan. Uh-huh. In fact, di ba, parang vocal din naman si SPC na ayaw niya itong Chacha. O, tingnan mo. Ha? Bali. Eh, ay, bali! Binubuko ka na ngayon ng matino na senadora from Makati. Ha? Ah, who is going to be the next mayor of Makati, I understand. But you know, ito si Nancy. Yeah. One of the children of Jejumar Binay. Na uy, dyan pinagkatiwala ni Jojo yung ano ha, yung foundation. Yeah. Bago siya naging senador. Matino. True to her form. At sinisita na ngayon niya ito, ikaw, nagiging utusan ka ngayon ng Malacañang. Baka kuidao na magiging instrumento ka sa charter change dahil noong hindi ka pa Senate President, Mr. Escudero, ay kinukumbinsi mo kami against charter change. Ngayong apostol ka na or apostle of Malacañang, baka biglang mag-turn turtle ka. Ha? Maging advocate ka na naman ng charter change. Ha? So, pinaunahan ka na sa isang matino na senador na si Nancy Binay na watch out! Watch out! You might swallow your words. Ha? Ha? When you are very normally, when you always swallow your words, and this might be one of those things that you did in the past. Oh, hey, that's a warning, sabi ni Nancy Binay. Okay? So, ngayon, Secretary, paano naman mangyayari na kinabukasan, no, after the palitan, no? Mm. Mayroon na kagad apel sa Malacañang. Siyempre, sabi kagad ni nung conjugal dictators,
let's celebrate. Let's invite everybody who obeyed our bidding, who obeyed our hindi naman order kasi that's downgrading. Who obeyed our pakiusap sa inyo? Request. Our request. You are all invited to celebrate the birth of my new apostle by the name of Escudero. My request that was conveyed through Mendoza. Through Mendoza. Through Bernie Sayo, who is the apostle of Don Mendoza, who made the maneuvers to all the senators na aanib kay Escudero. Ito, pakita natin yung biglaan na nag-party ka agad. Together with their spouses. Kinabukasan agad-agad. Atat ka agad. Ito, pakita mo yung... Walang kinalaman ang Malacanang dyan, eh? Walang kinalaman ang Malacanang. Nag-grand celebration lang sa Malacanang, pero walang kinalaman sa kanyang... Senate President. Tingnan mo. First Lady Liza Araneta Marcos posted a picture of a dinner she and President Ferdinand Marcos Jr. hosted for senators on Tuesday night. Senate President Francis Escudero and the new Senate majority were present. Even allies of former Senate President Miguel Zubiri, Senators Loren Legarda and Sherman Gatchalian were also present. Senator Aimee Marcos arrived after the picture was taken. Congresswoman Lani Mercado represented, husband Senator Bong Revilla, who is recuperating from surgery. The senator's spouses were also present. On social media, Mrs. Marcos expressed that they had a good time. The senators maintained that the dinner had been set even before Senate President Francis Escudero was elected to replace Zubiri. May matagal ng imbitasyon, pangatlong imbitasyon na to ng palaso. Matagal ng imbitasyon, anak ng... anak ng STL. Hindi na anak ng wete. Anak ng STL na lang, para legal. Anak ng STL. Lulukuhin mo pang leklek mo, sir. Napakabilis ng celebration ng Malacanang. Ha? There and there. Ha? Nandiyan na kaagad. Bilis. Tapos yung mga palungkot-lungkot, si Gatchalian at saka si Lugarda, nag-tumbling kaagad. Well, I don't know, ha? Kasi andoon sila. Ha? Celebrating with the new, ha? With the new disciple of the President of the Philippines. Pero wala yata si St. Peter doon. Ha? The Rock. Wala si The Rock. St. Peter was absent kasi he was tending to his wife. Okay. Na mag-dinner daw sila. At since sabi niya, pobre lang kami, hindi kami sanay sa Malacanang. Oh. Mag-dinner lang kami doon sa Diwata. Sa Diwata, Pares.